Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanos sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Juan Maria Vianney, isang pari. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon at kabutihan ng lahat po ng mga pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami,
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ng kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito. Magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Pista ng Paskwa ng nagaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. 7 kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng 1 bigkis ng una nilang 6. Ito'y ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng 6, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 15 ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayong handog ng pagkain. Ang 10 ng 7 ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 ng 7, magsisimula ang pista ng mga tulda. 7 ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmuntugunan ang ating pong itutugon.
Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ulitin po natin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandirita, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Tugon. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ituya ang utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos din ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Tugon. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos diyusay, huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tugon. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia, purihin ang Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Naranasan niyo na po ba na ma-question ang inyo pong pagkatao sa kabila ng mga kabutihan na inyo pong ginagawa? Sa atin pong ebanghelyo, sa araw na ito, matapos natin marinig ang mga talinghaga na ginamit ni Jesus, ang mga pagpapaliwanag niya tungkol sa paghahari ng Diyos, ngayon ay nagbabalik siya sa kanyang sariling bayan. Sa kanyang pagbabalik, dala-dala po niya ang kanya pong kumbaga kasikatan, karangalan, no? Supposedly karangalan ng kanyang bayan dahil na nakilala, no, si Jesus na taga Nazareth. Lumaki sa Nazareth na ngayon ay kahit na ang tingin ng mga tao walang mabuting manggagaling sa Nazareth, pero ito ngayon sa Jesus, dala-dala ang pangalan niya na taga Nazareth, bantog na bantog, sikat na sikat. Pinagkakaguluhan sa iba't ibang lugar, hinahangad ng lahat na marinig man lamang ang kanyang turo, kung hindi man po masaksihan ang mga himala
ang mga pagpapagaling, pagpapalayas ng mga demonyo, is yung aral no, na kanyang tinuturo. Kaya siguro no, sa atin pong ebanghelyo, may pagka yung disappointment no, na naramdaman si Jesus dahil mismong kababayan niya ang nag-question ng kanya pong ginagawa. Hindi dahil sa magaling na siya, no? Kasi hindi talaga yun maitatago, hindi yun matatanggi. Talagang magaling siya. Kaya lang, ang tanong nga, saan nagmula? Paano siya nakakapagsalita ng ganyan? Saan galing ang karunungan niya? Kilala natin ang kanyang pamilya. Kilala natin ang kanyang ama, karpintero lang. Si Maria, kilala natin. Paano siya, no? Parang yung ganun. Paano siya nakagagawa niya? Paano siya naging magaling? So doon, no, dahil nga nagkaroon ng bias sa kanila pong pag-iisip, kaya yung kanilang judgment, kahit na magaling si Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus. Kumbaga yung rejection, no? Nireject nila ang isang nag-ahon ng kanilang bayan na dahil lamang sa marahil, no, nahigitan sila ni Jesus. Kaya dito, no, sabi ko kanina, naranasan nyo na po ba ito na ma-reject? Naranasan nyo na po ba na questionin ang inyo pong pagkatao dahil lamang sa hindi kanila matanggap o hindi nila matanggap na mas naging magaling ka, mas naging matagumpay ka kaysa sa kanila. Kaya minsan kailangan natin, no, unawain, no, kung ano ang pinanggagalingan ng mga taong ayaw sa atin. Pero kailangan din natin suriin kasi minsan kala natin dahil nireject tayo, tayo yung api. Pero hindi natin nakikita yung ating sarili na tayo pala yung nangaapi ng pagkatao ng iba. Eh, alin sa dalawa? Tayo ang hindi tumanggap o tayo ang hindi tumatanggap? Alin sa dalawa? So, kailangan muna ma-establish natin yun, no? Kasi baka feeling natin, ay ako, nireject ako kasi ilagay natin sa tamang konteksto. Pero dito po, malinaw na ginamit laban kay Jesus ang kanya pong family background. So, hindi nila matanggap na ang isang Jesus na nanggaling sa ganitong uri ng pamilya, mahirap. Hindi naman masamang tao ang pamilya ni Jesus. No? Ang sinabi lang, mahirap ang pamilya niyan. Paano siya nakagawa niyan? Paano siya natuto? Paano siya nakapagsalita niyan? Pero yon ay hindi niya hinayaan na mapigilan siya. Kahit mismong kababayan, ang mag-anak niya, ang maliitin siya, hindi niya ito, kumbaga, dinala para mapapanghinaan ng loob, kundi nagpatuloy pa rin siya ng kanya pong ginagawa. Kung ayaw siyang tanggapin sa kanyang sariling bayan, eh di doon siya sa mga taong tatanggap sa kanya. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Juan Maria Vianney, isang pari, huwaran ng mga pari. Nawa, no, maging huwaran ng mga pari. Dati, siya po ang ang tawag dito, no, yung para bang model, no, ng mga parish priest, kasi si Saint John Marie Vianney ang tangi, ang bukod tanging tumanggap ng assignment na maging parish priest ng isang parokya doon po sa kanilang bayan, no, sa France. Walang gustong tumanggap ng assignment na ito. So, ang tumanggap, ang humamon o ang hinamon, si Saint John Marie Vianney. Pero sa kabila nito, yung bang siya na lang, parang gano'n, no?
siya na lang ilagay natin dyan. Pag sinaming siya na lang, kasi wala naman yan eh. Kasi nga, si St. John Marie Vianney, bago naging pare, pinakamahina ang kanyang ulo pagdating sa pag-aaral. Bumabagsak, hindi niya makuha-kuha ang Latin, hindi niya maipasa-pasa, para bang yung bang sa awa, no? Naawa na lang, sige, maging pari, ordinahan na yan. Parang ganun yung sitwasyon. Pero nung maging pari, doon niya na mas naipamalas at doon mas nakita ng mga tao kung ano ang tunay na pagiging pari. Kaya siya po ay dating huwaran ng mga Paris priest, ngayon ay inihiling na siya ang maging huwaran ng lahat ng mga pari. Kaya nga ngayon ay ay priest day, kumbaga, no, sa buong mundo sa ating pong simbahan. Kaya nawa, patuloy niyo po na ipagdasal kami mga pari na katulad ni San Juan Maria Vianney ay maging committed, dedicated sa aming pong mga ministry, sa aming mga ginagawa na nakasentro sa sakramento, nakasentro sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen. Bihira nating naaalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapisahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong bayan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas na mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahayag. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang, naway maalagaan ang bukasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa, nating pari at obispo, naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling andon sa'yo, buong puso kong inalay sa'yo.
ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uniran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa sagradong hostiyang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan na sa kaniya ang ating kaligtasan, nasa kaniya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Happy Priest Day, Father.